Magandang araw po muli sa inyo lahat mga guys, mga farmers. Welcome back po sa ating channel. Sa video ito, kung makapansin po ninyo, nandito po tayo sa kabilang area. Tayo nga po ay magtatanim ng talo ngayon. Kaya nandito po tayo ngayon sa kabilang area. At yun, sa bandang likuran po natin, yun po, doon. Mga guys, mga farmers, ay kung mapapansin po ninyo, meron po tayong full lang talong doon. Yan po, isang tray. Isang tray muna po yung dinala po natin dito. Malapit lang naman po ito sa bahay namin, itong kabilang area. Walking distance lang po ito. Mga 3 minutes lakad. 3 minutes lakad lang po, nandito na po tayo. Mula po doon sa bahay namin. Yan po, yun po yung pong ating kulang talong. Tayo po ay magtatanim ngayon ng talong. Halika na po mga guys, mga ka-farmers. Samahan niyo po ako sa tatanim po natin ng talong. Po tayo ng nakaraan na ipinakita ko rin po sa inyo mga guys, mga ka-farmers. Magtatanim po tayo ng talong doon. Nakapagtanim na po ako ng ilang tudling po doon. Yan po. Hindi na po kailangang i-plat pa yung lupa kasi may plat naman po siya. Nung nakarang tagaraw po, nagtanim po tayo ng sitaw po dyan. Tinabunan po natin yung puno ng sitaw. Yan po. Kaya mataas po yung tatamnan po natin ng talong. Okay na po yun. Hindi na po natin siya kailangan i-plat pa kasi mataas naman po yon. Ang purpose po nun sa tagulan para hindi po mababad sa tubig ng ulan ng ating pong tanim na talong. Ito po mga guys, mga ka-farmers, yun pong pagtatamnan po natin ng talong. Ito po. Yan po, yung may malinis na yan po sa may tapat po ng mga poste. Yan po tayo magtatanim ng talong mga guys, mga ka-farmers. Yan po. Yan po, naglilinis pa nga po ako sa may dulo po na yan. Yan po. Bali, tinatabas ko na lang po yung mga tamo. Tapos tinatambak po rito sa gitna para pag natuyo at nabulok po, silbing pataba rin po yun sa ating sa lupa. Yan po. Yan. Dito po sa gawing ito tayo magtatanim ng talong yan. Yan po sa malinis na yan po. Ito po ron. Ito rin po yan po. Ito, may pula na po tayo rito. Ito, yung isang tray na may bawas na po. Ayan. Kasi nga po, tinanim ko na nga po yung iba rito sa bandang gitna, bandang gilid. Ito po. Ayan po. May mga tanim na po tayo dyan. Ayan po. Ayan, ayan. Hindi lang po masyadong makita dahil sa maliliit. Nga po, ayan po. Yan, magtanim na po tayo dito sa gawing ito hanggang doon. Bali, tatlong tubling na po yung natamnan natin mga guys, mga farmers. Ito po itong isang tubling na ito, diretso hanggang doon. Tapos yan naman po yung gilid na yon. Yan, yan po yung may tanim natin. Kung mapapansin po ninyo, madamo po siya. Sinadya po natin yan na hindi muna siya linisan. Bago na po natin linisan yan pag malago na po yung ating talong. Mga hanggang tuhod na po yung talong natin. Pero ang lilinisan din po natin yan na puno-puno lang po yung lilinisan natin. Tapos yung bandang gitnang to, tabas-tabas na lang po yan. Yan po.
hanggang doon po. So ayan, may tanim na rin po yan sa gilid na yan. Doon po, ayan. Yan po, kung mapapansin po nyo yung tanim natin, yun po yung maliliit na yan po, yung talong po yan. Yan po. Yan. So, diyan ka pong tinanggalan ng mga dahon sa dulo para hindi po siya malanta. Yan po. Kung mapapansin po, wala po siyang dahon sa mga dulo. So, diyan kong sadyang tinanggalan ko po yan ng dahon sa dulo. Yan po, yan po yung isang puno. Yan, ito pa rin po, yan. Saka ito po, yan. Kung makapansin po nyo, tinanggalan ko po siya ng dahon sa dulo, yung pinutol ko po ang dahon niya po. Yan po. Yan. Para hindi po siya malanta kapag matindi po yung sikat ng araw. Hindi ko na po siya sinakluban ng ano, ng saha ng saging na pinutol-putol. Kasi ito naman po ay pinakita ko po sa inyo na pinarawan po natin to ng ilang araw. Yan po. At para hindi rin po siya ma-dehydrate kapag matindi po yung sikat ng araw. Yan po ang purpose niya ng pagtanggal po ng dahon sa dulo. Para hindi po siya ma-dehydrate kapag matindi po yung sikat ng araw sa halimbawa po sa katanghalian tapat, you know, hindi po siya masasaktan. At ang isa po, kaya po ganito po, kung mapapansin po nyo, madamo po yung ating tinatamnan. At ang pinagtatamnan lang po natin ay yung gawing malinis ng konti na yan po. Nasa may tapat po ng mga poste. Yan po. Kasi dito nga po ay maraming manok. Yan po. Isa pa rin po yan, yung manok. Kasi pag yan ay malinis na malinis, posible po yan na kaibutin. Siyempre, hindi naman po natin masisisi yung manok. Tayo na lang po yung gagawa ng paraan, mga guys, mga ka-farmers, para hindi po maapektuhan yung tanim natin. Linisan na lang po natin ng regular pagka malalago na po at kapag may laban na po yung ating puno po ng talong. Ayan nga po, may pinagkaibutan na po. Ayan. Ayan po. Ayan po ang purpose. Isa sa mga purpose ko rin po. Kaya po, ganyan. Hindi po siya nililinisan ng diretso. Nasa yun nga po, marami nga pong manok dito, alpas dito, no, hindi naman po sa ating manok yan, sa mga kapitbahay. Hindi natin alam kung kani-kaninong manok, kaya yun, ganito po yung purpose po ng ating tatanim. Yan. Tayo na lang po yung gagawa ng paraan para makasurvive yung ating pong mga tanim. Pag yan naman po ay malago na, mga hanggang tuhod na, yan, nilaban na po yan. Mga guys, mga farmers. Eh, ito naman po ay mga ilang linggo lang po yan. Mga 2 weeks lang po, malago na po yan. Or mga 3 weeks. Yan, pwede na po tayong mag-regular ng paglilinis. Mga guys, mga farmers, magtatanim na po tayo ng talong. Yun, ito lang po. Yun. Ito po, ang nilagay ko pong distance po rito ay 50 centimeters. Dahil sa malalaki nga po yung pagkatalong po ng ating tatanim na variety. Kung napansin po ninyo sa mga tanim ko po nung una, doon po sa malapit po sa bahay namin, malalaki po yung puno ng talong na ito, mga guys, mga farmers.
dumadami po yung kanilang mga sanga. Kaya okay na po yung 50 centimeters ang distance. Yan po, hanggang doon po yan. Yan po, nalagyan na po natin ang butas niya kanina. Yan po. Yan, sa bawat butas po na yan, dyan po natin itatanim ang atin pong talong. Yan, hanggang doon po yan mga guys. Mga ka-farmers, hanggang doon po yan. Yan po, dalawang tudling po yung tatam na natin ngayon. Ito po. Yung mga butas na rin po yan. Ito po yung ating pula mga guys, mga ka-farmers. Pakikita ko po sa inyo kung paano po ako magtanim ng talong. Ganito lang po. Dahil sa ito po ay malalaki na ang ating pungpunlang talong. Kaya okay na po yung ganito po yung gagawin natin. Yan. Dito, pipisilin lang po nito. Pipisilin lang po natin dito sa ilalim. Ganun po, yan po. Pipisilin po natin ganun sa ilalim. Yan. Makukuha na po yung talong. Yan po. Yan po. Makukuha na po natin yung talong. Oh. Pati ugat po niya. Kumpleto. Hindi po, walang putol. Wala pong nalalagot na ugat. Kaya mas maganda po yung ganito pong kalaki ang ating pong itatransplant or ililipat tanim.
Yan pa mga guys, mga farmers. May tanim din po tayong ilang punong okra dito po sa kabilang area. Ito po, malalago na po. Naglinis nga po tayo ngayon. Yan po. Konti lang naman po ito, pangsama lang po sa ating mga gulay na talong. Kapag may order po kay Mrs. Kasi may naghahanap po ng okra. Yan po, nagtanim din po tayo rito ng ilang puno. Yan po, malalago na po.